Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila, Isagani Pastor, Monsor Dinglasan, Freddy Alejo, Edwin Duvibar, Kent Dialogo, Archibald Makirang, Romeo De La Fuente, and Franz Robert Feliciano. Mga ka-teammate, ating talakayin ang good news na balita sa kampo ng Barangay Ginebra tungkol sa matindi at napakahusay na player na ito. And atin ding kilalanin ang bagong Blackwater import na nooy defender ni NBA star Kawhi Leonard. So yan nga po mga ka-teammate ang ating mga tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating videos at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So about nga muna tayo rito sa kampo ng Blackwater Bossing. Matatandaan namang sa pagpasok pa lang ng Governor's Cup ngayong 2021 ng ika-46 season ng liga ng PBA ay sumandal ang Blackwater sa import nila na si Jaylen Bond. Kaya lang ang inaasahan nilang makapag-aambag sa kanila ng panalo ay hindi na nga po nagawa. Base sa report, hindi nagawang itawid ni Jaylen Bond sa panalo ang Bossing sa loob ng 5 laro. So kaunting impormasyon lang po mga ka-teammate, base po sa report nating nabasa kamakailan ay kaya pala kinuha ng Blackwater si Jaylen Bond ay dahil sa depensa nito at rebounds. Kaya lang ang kailangan rin ng Bossing ngayon ay opensa, kaya lang walang makuha sa import. At isa pa, mukha nga raw may iniinda rin itong si Jaylen Bond sa paa nito, kaya iika-ika. At about nga sa pinakabagong report about sa Bossing, ngayong humaba na nga raw sa 24 ang league record straight losses ng Bossing ayon sa Blackwater owner na si Sir Jocelle Ducey. Ayon sa report, si Sean Glover nga raw po ang ipapalit nila kay Jaylen Bond para maging bagong import nga ng Bossing. So sa mga hindi nga po familiar kay Sean Glover, eto nga po'y isang American. May taas nga pong 6'7". Ang lehitimo nga nitong position ay forward. Siya ngayon ay may edad na 31-year-old. So sobrang batak na batak nga rin ito sa basketball kung pag-uusapan ay experience. Dahil kung papansin ninyo sa pamamaraan ng laro niya, sanay na siya kung paano makapag-contribute nang hindi man lang nahihirapan. May tira outside at may galaw pagdating sa ilalim. Kung titingnan nyo yung mga post move niya, maganda ang bawat bitaw niya, kitang kita na nasa linya talaga. Sa totoo lang, yung estilo at pamamaraan nito sa tingin natin bagay na bagay sa Blackwater Bossing. Dahil tingnan nyo, pag lumopo siya, siguradong ilista mo na. Yun bang hasang-hasa na siya? Sa madaling salita, parang isa sa favorite shot niya kasi lagi niyang ginagawa. So kung titingnan natin, isa yan sa maaaring maitulong nga sa Blackwater. Dahil ang Bossing nga ngayon mga ka-teammate, kulang-kulang talaga pagdating sa opensa. Dahil marami nga po silang players na injured ngayon. At about naman po sa sumunod nating topic, about naman sa kampo ng Barangay Ginebra. Alam nyo bang may good news about kay Stanley Pringle? Kung matatandaan nyo sa report noon, inabot ng knee injury etong si Pringle at ayon pa sa unang diagnosis noon, isang ACL injury. Kaya naman agad na kinabahala noon ang kampo ng Barangay Ginebra, lalo na ni Coach Tim ang head coach ng Barangay Ginebra. Pero sa latest ngang report na inilabas about rito na nabasa natin, may pagbabago na. Dahil ayon nga sa report, ayon nga raw kay team manager Rayboy Rodriguez, assured the injury is not ACL as initially feared. So good news ito mga ka-teammate kung tutuusin.
Dahil kung ganyan, nasa magandang kalagayan si Stanley. Dahil pag ACL injury, ang pinag-uusapan ay matagal-tagal na pagpapagaling yan. Pero dahil hindi nga ACL, ay siguro naman ay mabilis na makare-recover si Stanley. So mga ka-teammate, ang isang hapong Stanley Pringle sa koponan ng Hinebra ay isang napakalaking kawalan nga yan kapag may injured yan. Dahil si Stanley, isa nga yan sa madalas bumabalik at pagdating sa opensa ng koponan. At yung passing ability niya nga as a guard, malaking bagay rin yan. Isa pa, yung legacy niya as a guard, malaking advantage niya nga yan para matulungan ang koponan. So kaya naman mga ka-teammate, antay-antay na lang tayo sa mga susunod pa nating update or update about kay Stanley Pringle. So ito nga po muna mga ka-teammate, ang ating sports pasada. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila, Isagani Pastor, Monsor Dinglasan, Freddy Alejo, Edwin Duvibar, Kent Dialogo, Archibald Makirang, Romeo De La Fuente, and Franz Robert Feliciano.